Yun, so what's up mga kamema, magandang araw na naman sa atin lahat ha. Nandito tayo ngayon sa Custom Bike Manila. Isang linggo tayong walang upload mga kamema. Medyo nagpa-swab test tayo sa awa naman ang nasa taas is, ang resulta is negative, hindi po tayo positive ha. Meron tayong pictures ngayon na Submit Miami 2.0. Ayan, makikita nyo, Submit siya na. Ito yung bagong bike nila ngayon dito sa Custom Bike Manila. Naka 1x12 speed, nakita natin kanina. Sa shifting, smooth na smooth, panalong-panalo. Para sa 1x12 speed na bike nila ngayon. All the way, Submit, kung tawagin. Ito, unahin natin dito sa frame. Sa frame na ginamit dito, naka-Submit. Brand Submit, tapos ang model niya, ayan, Miami 2.0, ito yung tinatawag na triple batted 66 frame. Medyo mas magaan siya. Ito, ang timbang nito, natimbang natin kanina, is 12.6 kilogram. Medyo magaan siya. Ayan, halos karamihan kasi na nakalagay. Puro alloy na. Itong nagustuhan ko kay Submit ngayon. Ito yung sinasabi nating magandang ano, internal cabling. Lahat ng cable niya, ito, although 1x12 speed, yung shifter niya, pinadaan dito, tapos sa ilalim dumaan, ang ganda, nasa right side, apat yung butas niya, no? Tapos may allen siya. Ayan, kung gusto nyong linisin, pwedeng-pwede, ha? Tapos ito, naka-smooth weld siya dito, naka-combination siya ng sa top tube, tsaka sa down tube. Sa down tube niya, medyo pa-flat siya rito, tapos medyo patusok siya ng konti, tapos meron siyang pinaka- ano rito, brand na Submit. Tapos dito nilagay yung ano, yung water slide decals na ano, triple batted na 66 frame. Tapos ito, smooth weld na rin siya rito. Pasusok siya rito, kabilaan. Tapos, same lang din siya. Medyo, makapal na siyang konti rito. Ay, manipis siya rito, tapos pakapal siya rito. Hanggang dito. Tapos, yung headset niya, tapered 44, 55 millimeter. Ayan. Tapos dito sa port na ginamit, Submit. Ayan, Submit K2. Ayan siya, oh, aluminum alloy 7005 Knight. Ayan yung tinatawag na Submit Knight na rigid port. Tapos quick release yan. Tapos dito sa size ng frame, is size 15, size 29, aluminum nga. Ito, ang ganda nito. Yung iba kasi meron siyang butas pagka ano, pero ito meron siyang pinaka pasobra rito, pinaka-suporta. Ayan, maganda. Smooth na rin. Smooth yung finish ni ano ngayon, ha? Ni Submit. Tapos dito sa seat stay, na finish niya, meron siyang pakonting patusok dito. Tapos ang size ng wheelset na ito, 29x2.10. Ayan, o, yung size ng gulong. O. Pwede pa kayong maglaki kung gusto nyo, pero para sa akin, okay na yung laki ng gulong na yan. Kasi medyo mabigat pa dyan. Pero depende sa paano yan. Kung gaano kalaki yung muscle nyo sa hita, pwede kayong maglaki. Ang ginamit dito sa tire niya is naka-Maxxis yan. Ayan, Maxxis tire. Tapos, 29x2.10. Tapos, sa rim niya, ayan, size 29, double wall alloy rim. Ito yung tinatawag na Submit Evo 3. Ayan, oh. Submit Evo 3 yan. Tapos, ito, ang ginamit dito sa stainless, oil slick. Tapos sa hub niya, sa hub na ginamit is ito, maganda rito na ano, sa Speed 1 Torpedo. Ayun oh, si Speed 1 Torpedo na siya. Kaya magandang-maganda yung pagkaka-build nila ngayon dito. Tapos ito, nagustuhan ko rito sa build nila
to, naka 1x12 speed na siya. Ayun, oh. Medyo maganda yung ingay ni ano. Ito, unahin natin dito sa kanyang cogs. Sa cogs, cassette type, yung pinakamalaki, 50, tapos yung pinakamaliit niya, 11. Tapos, ang ginamit dito sa chain niya, ayan, makapansin nyo, medyo nakailaw lang tayo. YBN chain, siyempre pang 12 speed. Tapos, RD, ano na siya, Submit, Edison, and S12, pang, ano talaga yan, 12 speed, ayan o, dito. Dito sa RD pulley, halos karamihan kasi ito, plastic lang talaga siya. Pero pwede kayong mag-ano dyan. Pero pwede kayong magpalit ng RD pulley. Depende sa inyo kung ano yung pinaka-prepare nyo. Tapos dito sa, ano niya, chainstay niya. Eh, may papunta siya rito pag ganun. And although hindi siya smooth weld, handmade yung tinatawag na halos karamihan na ganyan. Hanggang dito. Tapos sa chainstay niya, pabilog siya rito. Tapos, nag-flat siya rito. Tapos meron siya rito. May iba kasi nagtataka bakit meron ganito. Siyempre para hindi. Kasi pag-flat siya, may tendency na tamaan yung ano, yung chain ring niya. Ito nga pala. Ito yung bagong nilagay nila ngayon dito. Ito, naka Submit. Edison S12. Ito, compatible talaga to sa S12. Ito, yung iba kasi nagtataka yung axle na itong ano na to. Sumutsong kamay ko. Yung axle na itong Submit Edison S12 na to, medyo maiksi siya, kaya kanina nung binubuo to, nagbawas pa siya ng pinaka ano, washer. Tatlo yung washer, halos karamihan na nilalagay rito, pero ito, tinanggal yung dalawang washer. Yung sa kabila na lang yung inilagay. Kasi hindi, ano eh, hindi papasok yung axle sa kabila. Ito, although ano na siya, naka-hollow tech na yan. Ha. Tapos, ang kagandahan dito, yung ako nagagandahan ako sa center lock, pero yung iba nagagandahan sa spider type. Ah, ito kasi ano na siya, center lock na to. Meron kasing Submit na naka spider type, yung binibilang natin na apat ang kamay. Tapos ito, alloy na siya, alloy chain ring, tapos 3060. Tapos ang size nito is nakalagay rito ay 41 mm. Tapos ang size na itong pinaka kamay niya is 170 mm. Tapos ang ginamit dito sa pedal niya, nakasagmit na yan, alloy. Ayun o. Alloy na siya. Tapos dito, mapunta tayo dito sa seat post niya. Quick release, tracker, Submit. Tapos malambot yung ginamit nila dito sa ano nila, sa saddle, naka L-sight. Ayan. Ito, napansin ko kanina. Ayun o, sa L-sight na to, napansin ko bakal siya. Halos karamihan ang gawa ng napansin kong saddle ganyan. Tapos ito, sa ragusa yung nilagay sa ano niya, sa headset niya, nasabi na natin kanina, tutukan natin, tapered, ayan o, 44-55 mm. Tapos dito sa stem short, Submit Hornet. Ayan, naka Submit Hornet yan. Pero kung iba kasi nag-upgrade, gusto mahaba. Pero para sa akin, okay na yung bit nila. Tapos dito sa ano nila, sa handlebar, alloy, 720. Tapos Submit, tracker. Tapos dito sa shifter, naka ano na rin siya, naka Submit Edison S12. Kasi group set siya ng ano, Submit. Ito, nagtataka kayo bakit siya walang ano. Ayun yung ano nyo, ayun yung pinaka handle grip niya. Eh, sabi ko, hindi compatible kung makulay. Mas maganda kung itim yung lalagay. Tapos wala pa rin siyang ano, wala pa rin siyang eto, wala pa rin siyang hydraulic brake. Ang prepare na ilalagay dito sa hydraulic brake nila is ano, Shimano MT-200. Ha. Sa mga gustong mag-order dyan, ilalagay na lang natin yung description, ay yung link nila sa description box natin, tsaka sa comment section. Yung price nito, ilalagay natin pag nabuo na yung ano, hydraulic brakes. Tsaka yung ito, wala na, ubusan sila ng itim. Ito yung bagong bit bike ngayon sa Custom Bike Manila. Tapos yung ano pala, bago natin makalimutan, yung rotor disc niya, oil slick, and Submit na rin yan. Submit yan, quick release, 160 mm. Kabilaan. No? So, mali. Maraming salamat po sa inyo lahat. And God bless all. Ingat po kayong lahat. Huwag tayo masyadong magdikit-dikit. Thank you, thank you. Maraming salamat sa nanonood.